What's up sa inyong lahat, guys? Ngayon, nasa gubat naman ako. Noong mga nakaraang araw, September hanggang ngayon, October, ang ginagawa ko ngayon, naglalagay ako ng mga silo sa gubat na to, doon sa likod nito. Marami na akong nalagay na silo hanggang doon. Doon sa likod pa nito, may maraming silo na nito. So, ngayon, napagpasyahan ko na dagdagan yung silo. Dahil, sabi ni Papa, mayroong manok dito na labuyo na matagal na daw itong nakatira dito sa parteng ito. Ang problema lang sa manok na to, masyado siyang mailap at madiskarte, at saka ang talino raw talaga. Hindi niya inaapakan yung mga silo ni Papa. So, mayroon akong gagawin na silo na parang hindi niya mapapansin. Tingnan natin. Tsaka pala, guys, para malaman nyo, ginawa ko ito ngayon, October 23, kahapon, nabili ni James Kerr yung GoPro natin. Kaya ngayon, gagawa ako ng, dadagdagan ko yung silo, or maglalagay ako sa silo dito parte, para makakita kayo ng magandang quality. Diyan, maglalagay ako diyan hanggang doon sa ibabaw. So, pag yung mga tubig diyan sa yan, maliit na sapa na yan, maubos na, at yung matira doon na lang yung manok na nakatira dito parte, wala na siyang ibang choice kundi dito na lang iinom. Diyan sa parte dyan, yan, sa likod nyan, may tubig, hindi na uubusan ng tubig yan. Kaya, lalagyan natin yan ng silo, mga sampu siguro. Yung magkakasya lang dito parte hanggang doon sa ibabaw. Kaya, dahil ito lang yung madadaanan niya. Dahil, dyan sa ibabaw yan, sa ibabawang parte yan, mayroon ng daanan ng tao. Yeah, lalagyan natin to. So, tara. Lakihan natin konti yung circle na gagawin. Yan. Hindi yan mapapansin ng labuyo kasi hindi ginalaw yung mga damo, yung mga patay na dahon. No? Ganyan lang yan para hindi mapansin dahil matalino daw itong labuyo na to. So tapos na itong una. Lagyan natin ito ng mga harang, guys.
may tambubuan. Malapit ako nakagat. Ay, nako. Saan ba ang bahay nito? Tingnan natin. Saan ba ang bahay nito? Ang tumubuan nito? Wala naman eh. Sakto namang natapos ko yung siyam bago lang umalis yung nangunguha ng panggatong. So tatapusin ko lang to para makauwi na, kasi nasa mga bandang alas 3 na ng hapon ngayon. Ito naman guys, hindi tayo gagamit nito ng maraming apakan, kasi mapapansin ng manok to eh, na marami yung apakan. Kasi minsan siguro itong nakuha ng silo, baka nakapakas. Minsan siguro itong nahuli ng silo guys, kaya ang talino. Kaya ganito yung ginagamit natin, hindi natin ginagawa ng daanan. Hayaan na natin. So ayan, tapos na. Ika, sampu. Sampu na. Iiwanan na natin yung silo natin. Uuwi na ako sa amin. At hahayaan na lang natin yung silo natin. Papandawin ko to guys. Araw-araw, umagang at hapon, isang araw dalawang pandaw. So October 23 ngayon, pagkatapos nito October 24 hanggang kahit ilang araw, at saka pagkatapos kong pandawin itong silo ko sa umaga, gagawa rin kami ng ibang content. Yung pangisda, hindi pa gagana ang dalag ngayon kasi hindi pa malinaw yung tubig. Malabo pa. Ang magandang huntingin ngayon guys, yung gagamba. Pero limitado lang tayo dyan. So pagkatapos, kapag maganda ng manghuli ng dalag, dalag naman tayo. So yun, nandun na, hanggang doon yan sa ibabaw, anim dyan, tapos doon sa likod nito apat. So babalikan ko yan guys araw-araw. Ngayon guys ay November 4, papandawin ko yung ginawa kong silo sa parting to. Hinahinay lang tayo dahil wag kaway mga manok dito. So, ako lang mag-isa guys kasi hindi pwedeng
isama ko si Daryl at si Do kasi masyadong bulabog yung dalawang yun, baka marinig pa ng mga labuyo. Ayun o, doon parte malayo sa likod nito bundok may tumitilaog na labuyo. Sayang naman, ang layo, ang tagal ng silong to. Ginawa ko to dito sa October 23 pa. Ay nako, Kuya Cardo, hindi natin lapitan to masyado ang silo natin. Ay wala dito, ay doon wala rin. Oh, wala talaga. Ay, wala rin. Dun. Wala rin. Hindi natin to lalapitan para hindi masyadong magalaw yung lupa dito. Walang huli yung apat, guys. Sana itong anim meron. Dun. Wala rin. Talaga? Wala talaga? Wala rin. Wala. Transparent itong mga, ay wala rin yung dalawa, guys. Wala talaga. So itong ginawa kong silo, guys, transparent talaga to, para lang, para talaga to sa mga matatalinong mga labuyo, para hindi nila masyadong mapansin na may mga nakalatag na apakan. Hindi ako gumawa ng maraming apakan para hindi nila masyadong makita. Gumawa ako isa, katapos yung mga nilagyan ko ng silo, gumamit ako ng patay na kahoy. Ang buhay nun, yun lang mga pitik at saka yung dadaanan ng manok, yung mga dadaanan nila. Hindi ko kinuna ng mga dahon para hindi nila mapansin. Yung nilagay ko na lang, katapos nilagyan ko ng circle yung apakan. At yung sa gilid, nilagyan ko ng mga harang. At yun, tapos na. So, uuwi na ako. Pandaw ulit tayo, guys. November 10, araw ng Martes. So, kung papalarin, meron. Kung hindi papalarin, wala. So, kahapon, ang isda kami. Walang huli, palpak. O, nandito na tayo sa mga trap. O, ito. Yun. Ay. Tinaanan to. Pero hindi pa natin alam kung manok ba. Iwan muna natin yan. Wala rito. Doon din, wala. So, punta tayo doon. Mamaya na lang yung anim. O, yung apat pala. Ay, matagal na tong mga trap na to, guys. Matagal na talaga. Huh. Malayo. Kita nyo ba yun, guys? Huli, huli, huli. Huli, huli, huli. Huli, ayun. Ayun, la. Ano? Ibang kulay. Yun. Piglas, piglas ka. Piglas ka. Piglas ka. Wait lang. Ayun o. Ayun mga pre.
Yan mga pre. Ay. May talisayon na labuyo. Tuhuli. Kala ko mapuputol yung Oh, ang taas na. Medyo malaki siya kunti. Pero okay naman. Oh, sa wakas nilagay ko tong trap na to. October 23. Maraming pandaw na. Matagal ko na tong palaging binisita, araw-araw. Minsan kahapon hindi ko to nabisita kasi nangisda kami. So malambot naman yung kahoy na ginamit ko. Parang pero patay. Ah, hindi. Kunin muna natin to. Talian ko, talik muna to. Ganda. Wakan kita. Ayun o. Meron kaming style guys para madaling mapaamo tong mga manok na to. Yan o, lawayan mo. Iinumin nila yan para pagdating sa bahay, kapag bibigyan mo ng pagkain, madali lang kakain yan. Kahit anong pagkain, ibibigay mo, kakain sila. Galing-galing. Oh, yun. Bisitahin muna natin tong iba. Ito kaya may tambubuan sa parting to eh. Ah, wala. Nandun, nandun oh. Sa taas. Hinahabol pa ako niyan. Nung ginagawa ko yan. So, totoo pala talaga na may alam ko na pala. Talisay. Talisay na labuyo. Minaho na siya guys. Hindi na siya pumipiglas kasi ang tagal niyang pumipiglas dun eh. Ang akala ko nga maputol yung tali. Pahinga muna. Yun know, kita nyo yung tahod ang tawag sa amin ito. Iba yung kulay ng yung kanyang paa. May halo na, may dugo na siguro tong hindi pure na labuyo. Kaya may kalakihan na din siya. Yun know, mga pitong buwan pa to. Pero
Ang tawag naman sa amin ng buntot nito, yun oh. Basa pa sa ulan. May maliit na ulan kasing kanina eh. Yun oh. Wow. Mataas na talaga. Paano na kaya kung nasa mga isang taon na tumahigit? Nang dinalo ko naman to guys, ang oras ay 10 AM. Medyo na natagalan ako kasi nagluluto pa ako ng agahan sa doon sa amin eh. Yama. Natagalan akong dinaluto. Kaya yan oh. Ito yung trap na nakahuli. Dito parte. Yan. Yan. Dito lang, dumating siya dito. Yan o. Nakatay na pala itong manok na ito. Ay! Huwag kang pumiklas. Ano ka ba? Sa wakas, nakahuli na rin ang lalaking labuyo. Mas maganda pa ito kasi rare. Rare talaga ito guys kasi sa mga 100 na labuyo na nakatira siguro dito, nasa mga 2 o 3 lang na talisay ang balahibo. Rare talaga. Pero mas maganda pa talaga to. Pero hindi ko pa to iiwan ang lugar na to kasi may tubig kasi doon sa parting yon. Doon may tubig doon. Kaya hindi ko pa pwedeng iwanan to. Kasi ang hinahabol ko dito na makuha yung mga 3 taon na siguro yung pinaka matalinong manok dito. Hindi ito yun. Pula daw yun eh. Sabi ni Papa, pula na labuyo. Hindi ko pa to iiwanan. Pero okay naman kasi ang nahuli ibang kulay. Ibang kulay. Ganda. Oh. Ganda ng balahibo. Wow. Ganda talaga. So siguro naman mapasubscribe kayo dito. So ang nahuli ko 3 na. 2 babae at 1 lalaki na talisay. Itsapwera ko yung isa guys. Kasi hindi naman yun pure na labuyo. Native na manok lang yun. So hanggang dito na lang guys. Dahil sa nakahuli ako, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. So ang sasabihin ko sa inyo guys, be a subscriber to Ragusta TV. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam na.